Magandang araw mga boss idol, tara na't pag-usapan natin ngayon ang balitang posible nga daw makuha si Kai Sotto sa first round pick. Dagdagan na rin natin yan ang preview ng laban ng Philadelphia 76ers at Miami Heat. Pero bago natin yan simulan, introan muna natin to. Una nga natin pagkwentuhan dito ang preview ng laban ng Miami Heat at Philadelphia 76ers. Pero bago tayo pumunta dyan, halina't pag-usapan muna natin ang naging laro ng 76ers. Alam naman nga natin na una na ngang nakapasok ang Miami sa Eastern Conference Semifinals matapos nilang pataubin ang Atlanta Hawks. Siyempre, dito naman nga ngayong araw ay tinapos na din ng 76ers ang kampanya ng Toronto Raptors. Nagtapos nga ang Game 6 sa score ng 132-97 sa pamagitan mismo ng tulong na produksyon ni James Harden, Joel Embiid at Tyrese Maxey. Natambakan na nga ng 76ers at na-outscored ang Raptors sa parehong 3rd at 4th quarter. Tinulungan na rin naman nga sana ni Pascal Siakam ang kanyang kupunan, ngunit hirap na nga silang habulin ang 76ers. Kaya naman official na ngang maghaharap ang 76ers at Miami Heat. Pero ang tanong, sino nga ba ang mas lamang sa kanilang dalawa? Para nga sa akin, mas angat pa rin dito ang Miami Heat. Bakit? Siyempre, bagamat man nga meron dalawang superstar, ang 76ers ay mas malalim pa rin nga ang bench at lineup ng Miami Heat. Pansin rin nga natin na mas malakas nga ang depensa ng Miami Heat kumpara sa 76ers. Habang dito naman tayo dumako sa update at balita kay Kai Sotto, alam naman nga natin na nag-declared na nga sa 2022 NBA Draft ang ating pambato na nagresulta sa pag-trending nito at pagiging front page mismo ng website ng National Basketball Association na mukhang ibig sabihin nagpapaiwatig na nga ito na mukhang ini-endorso na nga mismo si Kai Sotto. Marami rin nga ang naniniwala ng mga fans na may kukuha at kukuha talaga sa kanya. Base na rin naman nga kay Coach Chat Reyes na coach mismo ng Gilas ay may chance ngang kunin siya ng Houston Rockets upang magkasama silang dalawa ni Jalen Green. Meron rin ngang usap-usapan ngayon na papasok nga daw ito sa second round draft kung pagbabasehan nga natin ang inilabas na rankings ng ESPN. Nasa pang 99 nga ito na malayong makuha kung dito tayo magbabase sa draft. Pero magandang paiwatig rin nga ang inihayag mismo ng isang analyst at dating NBL player din na makukuha nga daw si Kai sa first round dahil na rin naman yan sa kanyang pagiging modern center na may shooting sa labas. Alam naman nga natin na mas uso nga ngayon ang big man na may tira sa labas. Kaya naman dito pa lang ay aasahan na natin na may chance na talagang makuha ito sa first round pick. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap. Thanks for watching.